nagbebenta ng laman tapos ay naging prinsesa sa kanabahiran ng dugo ang pagkatao niya. Ito ang kwento ng Cinderella na pula. Ipinanganak si Margaret Alibert ng ika-1890 sa isang normal na pamilya. Ang ama nito ay nagtatrabaho bilang isang tsuper ng taxi, samantalang ang ina naman nito ay namamasukan bilang kasambahay. Panganay sa dalawang magkapatid itong si Margaret, minsan nang malingat ito, ang kanyang 4 na taong gulang na bunsong kapatid na lalaki ay tumakas at lumabas. Sa pagtawid nito papunta sa kabilang kalye, ay nasa gasaan naman ito nang humaharurot na sasakyan, na siya naman agad nito na naging sanhi ng kamatayan. Sa pangyayaring ito ay labis na sinisisi ng magulang niya itong si Margaret. Kung hindi daw dahil sa kapabayaan niya, ay buhay pa sana ang kapatid niya. Sa galit ng mga ito, ni hindi nila matingnan ang sariling panganay na anak nila. Ang solusyon ng magulang nito ay ilayo na lamang sa kanila ang dalagita. Kaya naman agad na ipinadala siya sa eskwelahang dormitoryo na pinatatakbo ng mga madre. Ito ay ang Sister of Mary. Sa edad na 15 taong gulang, ipinasok ito ng madre sa isang tahanan ng mayayaman. Doon siya naman ay nanilbihan nang ito ay 16 na taong gulang na. Tuluyan itong pinalayas ng madiskubre ng mga madre na siya ay nagdadalang tao na. Hindi maituro ng dalaga kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Nang isilang nito ang kanyang supling, ay agad itong ipinadala sa isang taniman sa kahilagaang parte ng Fransya. Sa tindi ng sinapit niya, inakala ni Margaret na wala nang mas papait pa sa kalagayan niya. Ngunit nag-uumpisa pa lamang ang kapalaran sa kanya. Minsan napaupo ito sa bangketa at tumatangis. Doon nakilala niya ang isang Ginoo. Sinabi nito sa kanya na babaguhin niya ang buhay ng dalagang ina. Bibigyan niya siya ng isang trabaho. Dinala siya nito sa isang tila ba malaking establishmento. Isa itong lugar kung saan magbibenta siya ng kanyang laman. Ngunit hindi basta-basta ang naging mga kliyente niya. Matataas ito na mga uri ng tao. Mga dugumbughaw ang pagsisilbihan niya. Malaki ang kikitain niya. Mapabibilang itong si Margaret sa mga babae na tinatawag nila na ang mga courtesan. Habang si Margaret ay pinaliliguan, inaayusan at binibihisan, nakita siya ng isa sa may-ari ng establishmento. Ito ay si Madam Denard. Doon napansin ito ang kakaibang alindog na mayroon itong si Margaret. Saka tinuruan niya itong mabuti sa tamang pag-asta, pagkilos, yung tipong maipagmamalaki ito ng kung sino mang sasamahan nito na kliyente. Hindi nagtagal ayon kay Madam Denard, kinalolokohan na si Margaret ng mga matataas na mga tao, mga Ginoo na galing pa sa Inglaterra, Amerika at maraming iba't ibang bansa pa. Bentang-benta ang ganda ng dalagang ina na si Margaret. Taong 1907, nakilala ng dilag ang lalaking nagngangalan na si Andre Miller. Sa panahong ito, 17 taong gulang itong si Margaret. Kumikita ng maganda at kontento sa estado ng buhay niya. Samantalang si Andre naman ay 40 taong gulang na. Mayaman ang Ginoo. Nagmamay-ari ito ng maraming mga kuwadra na punong-puno ng mga kabayo. Nagkamabutihan ang dalawa. Binilhan siya nito ng tahanan kung saan may pagpapatuloy nila ang pagsasama ng tahimik at walang nakikialam. Ginamit ni Margaret ang apelido na Miller. Ipinagkalat niya na silang dalawa ay legal na mag-asawa. Ngunit may problema. Itong si Andre ay meron na pala na asawa at mga anak pa. Nagtagal ang kakaibang pagsasama ng dalawa hanggang sa magdesisyon itong si Andre na babalik na ito sa kanyang tunay na asawa. Taong 1913, tuluyang naghiwalay ang dalawa. Dahil dito, bumalik muli itong si Margaret sa kanyang dati na trabaho. Doon ipinakilala naman sa kanya ang prinsipe na si Edward VIII. Sa panahong ito, ang prinsipe ay naninilbihan naman sa tropa ng militar ng Briton. Nang unang digmaang pandaigdigan o ang World War I, kliyente ito ng isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan kung saan nakuha nito ang unang beses ng prinsipe. Ngunit ayon sa kanilang madama, nais ng pamilya ng prinsipe na maturuan ito ng mas matindi. Kailangang matuto ito ng maigi. Kaya
naman ipinakilala sa prinsipe ang Batikan na si Margaret. Tumagal ang kanilang relasyon ng mahigit din naman sa isang taon. Ngunit nagsawa na ang prinsipe at basta na lamang tinapos ang kaugnayan nilang dalawa. Nagpatuloy itong si Margaret sa pangungulekta ng mga mayayamang mga kalalakihan. Kung noon ay hirap na hirap sa buhay, ngayon dahil sa dami ng kalalakihan na sa kanya ay nahuhumaling, malaki na ang bahay ng dalaga. Pinakakasalan nito ang mga mayayaman na nahihibang sa kanyang kagandahan. Sa kawalang isang taon ay iniiwan nito sila. Binibigay naman ng mga ito ang yamang hinihingi nitong si Margaret. Pumayag lamang ito sa maayos at walang eskandalo na paghihiwalay. Mas mayaman, mas tahimik dapat ang kanyang bibig. Kaya naman itong si Margaret ay unti-unting yumaman. Mayroon na itong tila ba mansyon at marami na mga katulong. Taong 1921 nakadaupang palad nitong si Margaret ang isa sa mga dugumbughaw ng bansang Ehipto. Ito ay si Lord Ali Kamel Fami. Nabighani ito sa ganda ng dalaga. Ngunit ng mga panahon na iyon ay may ine-escortan ito si Margaret. Ito ay ang mayaman na dugumbughaw naman na mula sa Inglaterra. Nang taong 1922 sa wakas, libre na itong si Margaret at inayos naman ang pagkikita nilang dalawa nitong si Lord Ali. Hindi nagtagal, inaya siya nito na pakasalan siya at manirahan sa Cairo. Nagdalawang isip man ang dalaga, pumayag na rin naman ito. Nagkakaedad na siya at tila ba ang prinsipeng ito ang magiging permanente na pagtakas niya sa kinasasadlakan niya. Bagong tuloy ang pakasalan nito si Lord Ali, dalawa ang kondisyon ng dalaga. Una ay papayagan siya nito na magdamit ng normal. Pangalawa ay papayagan siya nito na idiborsyo siya kung hindi magiging maayos ang pagsasama nilang dalawa. Kapalit naman ng kondisyong ito ay lilipat siya sa paniniwala ng Islam. Ngunit ilang taon pa lamang naglagay ng bagong kasunduan si Lord Ali na magdaragdag ito ng ilan pa na mga asawa. Ngunit hindi nagtagal tulad ng inaasahan, magkaiba ang kinalakihan nila na kaugalian. Kung matatandaan, si Margaret ay pinagtibay ng panahon. Wala itong inaasahan kundi ang diskarte niya, ang sariling desisyon niya sa buhay niya. Ngunit sa nilipatan itong paniniwala, ang mga kalalakihan ay ang dapat na nasusunod. Desisyon ito ang masusunod sa kanilang tahanan. Napakataas ang tingin sa mga kalalakihan at dinudungisan ni Margaret ang dangal ng kanyang asawa sang hindi pagsang-ayon sa kanyang mga naisin. Lalo pa sa pag-aaway nilang mag-asawa sa harap ng mga dugumbughaw na katulad ng mister niya. Away dito, away doon. Walang katahimikan ang pagsasama ng dalawa. Lumabas ang eskandalo na hindi lamang pala babae ang nais na tabihan ng kanyang mister. Ayon kay Margaret, si Lord Ali ay ang tipo ng lalaki o babae ay okay pa rin sa kanya sa kama. Mas tumindi pa ang hidwaan ng dalawa na mag-asawa. Nang ikasyam ng July ng taong 1923, pumunta ang mag-asawa sa showing ng Mercy Widow sa London. Matapos na sila ay bumalik sa kanilang hotel na tinutuluyan. Sumiklab ang matindi at bayulente na kaguluhan. Dahil dito umalis si Lord Ali at bumalik na lamang ng ika-dalawa ng madaling araw. Doon, 3 putok ng armas na dibala ang umalingaw-ngaw. Lumabas sa imbestigasyon na gamit ang kalibre 32 na sandata, pinatamaan ni Margaret si Lord Ali. Tila ba firing squad pa ang estilo ng ginawa niya. Ngunit may hawak na alas itong si Margaret. Nang panahon pala na kinakalaguyo niya ang prinsipe na si Edward VIII, itinago nito ang sulat nito sa kanya. Sa sulat nakasaad ang matitinding pagnanasa ng prinsipe sa kanya. Doon din nakalagay ang mga iskandalo ng royal family ng Inglaterra. Ito ay pinakakatago-tago ng pamilya nila. Hiniling ni Margaret sa prinsipe na mapawalang sala siya sa kriming kanyang ginawa. Kapalit naman ito ay susunugin niya ang sulat nilang dalawa. At dahil sa tindinga ng nilalaman ng liham sa paglilitis ayon sa hukom, biktima itong si Margaret ng kanyang mapang-abuso na asawa. Ni hindi ito nasayaran ng bakal ng rehas ng kulungan, agad ito ay kanila na pinakawalan. At dahil nasawi ang asawa, wala siyang sala. Nakuha niya ang kalahati ng kayamanan nito. Nasa kanya pa rin ang titulo bilang ang biyuda na prinsesa. Namuhay ito sa Paris kung saan tuloy ang
pakikipagrelasyon ito sa mga pinakamayayaman, pinakamakapangyarihan. Pumanaw si Margaret sa edad na 80, nakuha nito ang bansag sa kasaysayan na ang pula na Cinderella. Mga katinagalog ko, anong masasabi nyo sa kwentong ito? Utak ba ang pinagana nitong si Margaret o isa siyang sakim na nilalang na nagkataon lamang na maganda ang itsura? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. At ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo ng 100 GCash load. Maraming salamat po sa inyo mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.